Mr. Marcos will be dismissed just because Mr. Marcos is just fishing for evidence. What can you say about that? Well, I think the court answered it, and that we are proceeding. It was not like the protest before the tribunal will proceed. And in fact, the justices of the tribunals were already mentioning some of the preparations and some of the arrangements that have to be made, to the point that there was an invitation for all parties to come and be part of the exploratory trips going to the certain different areas as to determine as to how to collect the boxes, the ballot boxes. So we're happy to see na talagang tuloy-tuloy na ang proseso. Yung sinasabi niya lagi na madi-dismiss yung kaso na i-final ni Senator Marcos laban kay Mrs. Robredo. As pointed out many times by Attorney George during the hearing this afternoon, matagal na pong tapos tayo sa phase na yun eh, yung sufficiency in form and substance. Dalawang beses na hong nag-rule ang tribunal tungkol dyan at sinabi nga na sufficient nga in form and substance yung protest. Kanya nga po umabot na tayo dito sa una yung pagbabayad ng deposito. Umabot po tayo dito sa preliminary conference at aabot na po tayo doon sa actual manual revision of votes. In fact, pinakita rin ho kanina na ni Justice Kagiwa, yun nga ang proposed venue kung saan gagawin yung revision at more or less kung ilang revision committees or revision tables ang kakasya doon. So tapos na po yun. And as for the favorite line by Mrs. Sobredo's group na fishing expedition, as pointed out again by the legal team of Senator Marcos kanina ho sa hearing, na klaro naman po yun. Under the rule on evidence, the best evidence is no less than the ballot themselves. Paano po yung mga ebidensya na kailangan namin nasa loob ng kahon eh? Hindi po maso, kinakailang buksan po yung kahon. Alam niyo po ba ang gusto nilang mangyari? Yung gusto po nilang mangyari, ay magpresenta muna kayo ng mga ebidensya, witnesses, para patunayan na may merits ang case nyo. E pagka po ganun, gagawin ko po akong protest, yung mga 1,000 witnesses na ipipresent ako bago kayo magbukas ng boxes. Mali po ang sinasabi ng Korte Suprema, buksan natin ang boxes, pagkabukas, tsaka natin tingnan kung ano ang laman niyan. Kami po, bakit namin pinili yung mga tatlong probinsya na pinili namin kasama ang council? Because we are so sure that the irregularities are present in these areas. Kaya nga po kinuha namin siya na pilot provinces. As to whether, siyempre po, siyempre, kahit naman ako yung nasa kabilang side, sasabihin ko rin na panalo ako, walang irregularity. Ganun po talaga. But of course, let's open the ballot boxes so that we can find out the truth.